Pahalang na nagpaikot-ikot saka bumagsak ang isang eroplano sa Sao Paulo, Brazil. Patay ang lahat ng mahigit 60 pasahero at crew. Nakatutok si Bernadette Reyes. Parang laro ang nahulog mula sa eryang eroplano ito sa Vinhedo sa Sao Paulo State, Brazil. Kita ng ilang residente na nagpaikot-ikot ito bago tuluyang bumagsak sa isang residential area. Sa crash site, tumambad ang eroplanong nasunog at nagkapira-piraso. Walang nakaligtas sa 61 sakay nito, 57 pasahero at 4 na crew members kabilang ang piloto. Ang ilang pasahero, mga doktor na dadalo sa seminar. Ayon sa Department of Foreign Affairs, inaalam pa nila kung may Pilipinong nadamay sa plane crash. Isang bahay ang nadamay at napinsala pero walang nasaktang residente. Ayon sa airline na Vuepaz, galing sa bayan ng Cascavel, ang eroplano nilang may flight number 2283 at bumibiyahe patungong Sao Paulo. Palaisipan sa aviation experts kung bakit umikot-ikot ang eroplano sa pagbagsak nito. Ang hinala ng ilan, posibleng may nabuong yelo sa makina. May forecast kasi ng icy conditions o matinding lamig sa bahagi ng himpapawid kung saan lumipad ang eroplano. Pwede raw masilip ito ayon sa airline. Pero bago lumipad ang flight 2283, hindi naman daw ito nakitaan ng problemang teknikal. Ayon sa mga otoridad, masyado parang maaga bago masabing ito ang sanhi ng pagbagsak. Inaasang magagamit sa investigasyon ng flight data at voice recorders ng eroplano na na-recover ng mga otoridad. Prioridad ngayon ng airline na tumulong sa mga pamilya ng mga nasawi. ATR-27 ang modelo ng eroplano na may naitala na rin aberya at pagbagsak noong 1994, 2016 at noong isang taon. Nangako ang manufacturer ng eroplano pati ang gumawa ng makina nito na tutulong sila sa investigasyon. Ito ang itinuturing na deadliest plane crash sa Brazil sa loob ng halos 20 dekada matapos ang plane crash noong 2007 na ikinasawi ng halos 200. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Baka puso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.